John Hilario. And Vice Ganda! Di ako na-inform, change costume grabe pala. Grabe, alam mo. Naiiwan ako ah. Ha? Sergio, ang bait-bait ni Vice Ganda. Siyempre, di ba kasi di ba bilin nga, kinausap ko tayo kagabi, sabi, nakikiusap lang kami, dapat siguraduhin po yung isusuot niyong damit, mabait. Kahit yung damit ko, mabait. Pero ba't pinasulat ko pa? Pwede na ba isuot lang yung mabait na ako, anong suot mo mamaya? Mabait po. Ayan, mabait. May halo po. Ipakpak yan, ha? Yes, syempre mabait tayo. Yes. Sino ang makukumpleto sa paghit ng nota from A to Z at tunay na magwawagi? Tunghayan natin yan dito sa weekly finals ng Tawag na Tanghalan sa Showtime! Sa letrang A, aarangkada muli ang mga boses na nagpasiklab ngayong linggo. At mula sa tatlong maglalaban, dalawa lang ang tutungo sa mas matindi pang tagisan. Pero bago ang lahat ng yan, sa letrang B naman, dapat bonggahan muna ang nihandang performance para hindi ka mapauwi ng ating Korean Opa and Gong Pasador na si Ryan Bamberg! Mami! Yes, baby! What a beautiful day! Yes, it's a beautiful day! Thank you, my Lord. My God, it's a beautiful day. We have, mo, we have a beautiful home. Zoe is a beautiful sa home. Sa outfit mo, parang sinusundo mo na si Ryan. Ryan, sabi mo nga A to Z. A to Z! Oh, yeah! Perfect. Ang tari nung Z, ah. A to Z. A to Z. Masaya ka ngayon? Aga mo nagising eh, no? Yes, Mami. Excited ka, di ba? Oo. Pero alam mo lang, Kemi? Oo. Nakatulog kayo? Hindi. Alam mo, late ako natulog. Bakit parang yung saya nating lahat ngayon, ewan ko if I share the same ano emotions or ano. Yung saya natin at excitement, parang anniversary, parang correct. Pasko, big parang day. Bagong taon. Hindi ako makatulog, parang nakatulog ako, ano yata, alas 4 na. Di ba? Kaya sobrang excitement na naramdaman nating lahat. Maraming salamat talaga. Sobrang pasasalamat ang nararamdaman ng puso natin. Ang saya-saya na. Kasi yung kapamilya, eh, isang napakagandang bahay. Ang saya natin doon. Tapos may tumanggap pa sa ating isang magandang bahay din. Yung Zoe. Dalawang magandang bahay ang kumukup-kup sa atin. Kaya ang saya-saya natin, di ba? Thank you, Brother salamat Eddie. Salamat po talaga. Mukhang makulit kami, pero maya kami magpapasalamat. Diba? A to Z, thank you very much. Unang weekly finals mula sa Barangay Upper Bicuran, Taguig City, Carmelo Pacle. Taguig City? Carmelo! Upper Bicuran. Oh, Bicuran. Carmelo, ano yung pakiramdam na ikaw ang una-unang kumanta rito na sa free TV na tayo? Sobrang saya po. Kagabi hindi, totoo yan. Halatang-halata. Hindi, dahil nauna akong kumanta sa'yo. Kumanta ako kanyang sa opening. Hindi siya ang unang kumanta rito. Si Karil! Kagabi mo kami buong si labaro. Si Karil ang unang kumanta. Si Karil kumanta. Si Karil, tapos sumunod ako. Sa contestants. Ah, sa contestants. Siya ang unang kumanta. Okay. Ano yung pakiramdam? Kagabi pa po, hindi po ako masyado nakatulog. Kasi na-excited po. Pares tayo. Naku, hindi dahil sa excited, wala kayong kuryente. Tumawag ako sa nanay mo, hindi ako makatulog, wala kuryente, ang lamok! Nag-aalala siya sa lamok eh. Talagang ano, hindi ka rin makatulog, pares namin. Opo, talagang na-excite po ako na kasi live, tapos excited po ako na i-perform yung kanta, yung piyesa. Wow. Yeah. Ay, nanonood yung ate ko na ano, si Doktora Tina. Doktora Tina, maraming salamat po. Tsaka sa mga doktor po na nag-assist sa akin sa Quezon City General Hospital po. Salamat po ng marami po. Oh, yeah. Ate, ito yung inayos mo nila muna, no? I'm so proud of you, di ba? Yes, I'm a proud sister. Si Doktora Tina. Yes. Okay. Ano mga pinag-usapan natin kung sa buhay mo noong nakaraan ka namin nakausap? Para hindi natin maulit. Oh, sabi mo kasi usap lang eh. Ano mga nakausap yung na? Ano pinag-usapan natin? About dun po sa operation okay. Po. Ng... Napag-usapan ba natin ang buhay pag-ibig mo? Hindi po. Alam mo bakit? Nililihim mo ba yung pag-ibig mo? Hindi naman. Alam mo ba kung ba't di natin napag-usapan ang buhay pag-ibig mo? Bakit? Dahil wala naman kaming interes. Grabe! Pakialam na. Hindi. Nagpawala ng pawala. Tapos, wala nang pawala ang? Yung communication po. Habang nawawala ang communication, papaumamaw. Anong lingwahe yan? Nabubulol ako, ang daming, pinag-uusapan niyo ako, no? anong sinabi mo? Pawala po ng pawala ayun, yung communication. Habang pawala ng pawala ang komunikasyon, nawawala din ba yung damdamin mo? Opo,
Oh, sinabi mo opo. Hindi po, nung una po, parang nagtataka po ako, tapos nung habang tumatagal na po na parang ako yung naghihintay, nag-effort po na hinihintay po yung tawag niya o usap namin. Parang natanggap ko na lang din po, sige, siguro parang ayaw na. So, hinayaan ko na lang po. So, hanggang ngayon, marami ka pang tanong sa isipan mo na hindi pa rin nasasagot? Opo, pero nag-move on na lang. Kasi nanonood ko na lang. Kasi kung talagang gusto rin niya ako, parang inisip ko, gagawa rin po siya ng paraan. Eh, wala naman pong nangyaring paraan. Effort, parang opo, walang ganun. Opo. Yeah. But you know, part of moving on is moving forward with the memories. Opo. You don't forget the memories. You just learn to move opo forward with it. Kaya po, pati yung mga pictures, hindi ko rin po tinatapon. Nakaano lang po, nakatapon. Question! Mm. Pag ex mo na, di ba siyempre magjowa kayo, marami kayong pictures sa phone. Sa Instagram, di ba marami kayong post together? Kailangan tanggalin sa telepono? Kailangan ba tanggalin? Yung iba, tinatanggal nila. Kasi ngayon nga, gusto nila makalimutan na yung past. Kaya binubura nila. Pero yung iba, nakikita ko. Ikaw? Wala eh, wala. Kung bagay nauso Instagram, kami na ni Tanya eh. So kunyari, yung asawa mo, o yung girlfriend mo, may ex siya, syempre hindi naman ikaw unang boyfriend niya. Tapos may photos pa sa telepono niya ng ex niya dati. Magagalit ba kayo? Issue ba 'yun na bakit nandiyan pa yung picture sa telepono eh wala naman na kayo? Dapat ba wala na at all kahit picture sa telepono? Dapat ba walang ganun? Depende. Ako to ha. Kasi ako hindi ako selosong tao. Kung sa tingin niya na andun pa rin 'yun, hindi niya tatanggalin. Okay lang sa akin. Pero siguro din, mas maganda na, lalo na yung mag-asawa na kami, kung tatanggalin niya. Okay, tanongin natin, Kim Chu! Kararating lang eh! Kararating lang! Yung lakad mo dyan, ha? Papunta siyang beach eh. Papuntang beach eh. Kung bit-bit yung babag mo, kala mo recess mo lang, ganun. Tapos pupunta ka sa classroom nung kaibigan mo sa kabilang section. Kim Chu, tanong ko, ano? Yung boyfriend mo, kunyari may boyfriend ka, dapat ba wala ng pictures yung ex niya sa telepono niya, dapat wala? Oo, wala naman. Kasi it is required? Magiging dahilan yun ng pag-aaway ninyo ng current mo. Sa'yo? So, respeto din yan sa partner mo. Ah, talaga? Ikaw ba, ma? Ay, ako, I don't mind. I don't mind. May kanya-kanyang ano. Wala, kasi ako, I respect that's part of your past. At bahagi yan ng nakaraan mo. At yung nakaraan mo is also part of your now. Diba? Hindi ko pwedeng tanggalin sa'yo yan. Ang mahalaga, I know where I stand. Kahit nandyan yung pictures ng ex mo sa telepono, ang mahalaga, ako ang wallpaper mo. At saka hindi ko rin naman kakalkalin ng telepono. Kaya right na yun, kung sinong gusto mong ilagay na picture dyan, okay lang, phone mo yan. Diba? Phone mo yan. Ganun din naman ako, phone ko to. Kung sino gusto kong ilagay na picture dito, right ko. Basta ang mahalaga, ang nakalagay sa puso mo, ako. Ang nakalagay sa puso ko, ikaw. Yun. O, alam mo lang yung password ng bawat telepono, pero wala nang pakialam. Ay, wala kang password. Hindi niya nga alam na may telepono. Ha? Masyado ba nagigilin yun? Charot. Pero ito, alam nating may Hurado at may sasabihin siya sa'yo. Ito na si Hurado, Karin. Ayan, Carmelo. Unang tumapak dyan. Si Vice ang unang humakbang. So parang inibisigahan ko. Kasi nung rehearsal natin, maayos naman eh. Yung hagdanan, eto lang. Ayan, nakadikit. Kasi ito lang talaga ang gagawin ko. Bukubas ang LED, kakanta ako, you can talk all yes, you want. Eh. Ano nangyari? Pagbukas, nung rehearsal, maayos naman. Pero ba't nung actual, ang layo nung hagdanan? Sino nagtanggal? Inimbisigahan ko. Si Billy. Yeah. Billy, how you sabotage your bestie, ha? Charot. Nabigla si Vice kanina. Ang aga niya gumising, ha? Charot lang. Yes, kay sorry. Ayan. Ikaw ang weekly finalist mula sa Barangay Puerto Rivas, Ibaba, Balanga, Bataan, Ace Espinosa. Yes! Jong, di ba dati may artisang Ace Espinosa? Action star. Si Ace. Action star yan. Action star? Oh! Na sexy sexy. Tumatumbling-tumbling din yun. Nasa Canada na. Bumabaril-baril. Nasa Canada na ata. Ha? Nasa Canada na. Hindi, umuwi. Nasa Antipolo ngayon. nakasabi ko sa swab. Kumusta? Hello po. Ganda niyo po. Ay, grabe. Hindi kasi first time ko lang po siya talagang makita ng personal. Nung ay, unang, wala ako nung nanalo ka. Opo, nung unang sali ko rin po. Hindi ko rin po kayo. Pero, sige, pati si... Gano'ng kaganda in person? Sobra. Sobra? Ano yung...
Anong kasi syempre hindi ko alam. So, anong feeling na nakakita ka ng ganitong kaganda? Ano, parang nananaginip ba ako? Talaga, na, oh no? Grabe din eh. Oo. Actually, anghel na siya kayo. Grabe. Kaya minsan ayoko naglalabas kasi yung beauty ko talaga nakakaabala. Wow. Oo, minsan, nakakaganda po ng mood. Talaga? Thank you, ha? Grabe. Kasi, gusto mo ang picture ko? Opo, okay, open po. Your Bluetooth. Paano nakakaganda ng mood? Lalo po kanina nung siyempre pagdating po namin, ay, andyan na si Meme. Oh my God, ganda. Ayun, parang ganun na. Oh, tingnan mo nga naman. So, di totoo, pala... high school pa lang po kasi talaga. Ang galing na. Aray! Hoy, huwag kayo magbilang. Kung makatawa kayo ni Vong Navarro, kanina nga nung opening, Vong, sumasayaw ka. Nakatingin ako sa monitor, sabi ko, tignan mo nga naman. Oh. Inabot pang kasabay ni Vong Navarro ngayon si Kim Chu sa TV. Samantalang dati, ang mga kasabayan mo, Maricel Suriano, Sharon Cuneta, ang binabackupan mo dati, aminin mo. Totoo. Sa TSCS, sa The Sharon Cuneta Show, na ang step ganyan lagi. Come on and dance with somebody. Ganyan si Sharon Cuneta lagi. Eh. Oh, pero ngayon, inabot mo pa si Kim Chu. Tsaka same level. Tignan mo, aabutin mo pa yung anak ni Ann Curtis. May front na kami. Pisado kami. Hanggang 4/8 lang siya. Mas pahinga na. At batiin natin. O, bakit? Birthday ni Brother Eddie. O. Birthday din ito. Ang daming may birthday. Direct Bobet, Brother Eddie. Tapos... Hindi, tatlo nga lang alam mo eh. Sa NSO, ang daming nakalista. Hindi sila nagreklamo. Ikaw nagreklamo, tatlo lang ang binatay mo. Sa NSO, ang dami nilang tinantos dun, no? Kailan birthday mo ngayon ba talaga? Bukas po. Ah, Libra! Opo. O, alam mo ba, pag Libra? Ano? Birthday nyo this month. Libra, ano yan? Parang ending ng September at saka hanggang middle ng October. October. Tama. Libra, ang iyong element ay water. Yeah. Ang iyong sign or symbol ay timbangan. Timbangan po. Kasi Libra rin yung nanay ko. Mahilig sa books? Hindi, sa librarian. Marami siyang kumaring librarian. Pare-pareho sila ng sapatos. Oo. Alam mo, nakakaramdam kasi ako ng mga vibrations eh. Ah, talaga ba? Kaya unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko, Libra ka eh. Bakit? Paano kasi diba, nung pagpasok natin, nakangiti siya agad sa'yo. Oh. Okay, Jong. Tapos pagtingin niya sa akin, ngiti. Tapos pinuri niya agad ako, ang ganda ni Meme, ganyan. Ganun ang mga Libra. Ah, talaga ba? They want to please people. Tama. Totoo naman po. Ang galing mo naman sa mga ganyan. Ikaw din ba, Kim Chu, Libra? May hilig lang ako magbasa ng zodiac sign. Kasi nasabi niya, yes! Kala ko Libra ka. Nagbasa ka lang rin pala. Diba? They want to please people. Yes, and mahilig sila may kasama mga tao sa paligid. Correct. Ano sila, mahilig makipag-socialize. Oh. Tsaka, diba ang symbol niyo, timbangan. Timbangan. Ayaw nilang maging pabigat. Tama? Totoo naman po, mahirap. Parang ang hirap sa pakiramdam na wala kang naiaambag. Hindi, sa totoo lang ganyan naman. Ganyan sila. Ayaw nilang pabigat dahil sa may ganun silang thinking na ayaw kong pabigat, lahat ginagawa nila kahit hindi na nila dapat ginagawa. Totoo dapat po. Hindi na sa'yo yan eh. Oo. Pero hindi, inaako nila. Ako kayo ng ako kasi you want to please people at ayaw niyong maging pabigat. Totoo. Diba? Kaya naman, ang lakas niyo ring mag-self-pity. Medyo. Totoo yun? Yung pag-feeling nila, hindi nila nagawa yung ginagawa nila, tapos feeling nila, hindi nila na-please yung tao, nagsa-self-pity sila. Ang dali nilang madown, ang dali nyong malungkot, ang dali nyong ma-frustrate. Diba? Yung ganyan parang... May part. Ganun. Wag. Alam mo, you will never be able to please everyone. And you actually don't have to please everyone. You only have to please one. The one who is right there. Oh, yes. Amen. Lumilipad na ako. Pero lagi mong tatandaan, ang lahat ng ito ay gabay lamang. Sinaida Sev. Bakit? Sinaida Sev. Bakit naman gabay? Ha? Gabay lamang. Ang horoscope, yan ay gabay lamang. O, ang mga between ay gabay lamang. Sabi mo nakakabasa ka ng mga ganyan. Ay, kung ba may nababasa ka sa akin? Ang dami kong nababasa. Sa dami nang nakasulat sa damit mo, ang dami kong nababasa. May nakakita akong bubble gum. May nakita akong stop toy. Ano ba, Arturo? Ano ba, ano? Hindi nga kasi ako nakatulog. Kaya yung jogging, yung ano ko, pantulog ko, naisuot ko na ngayon. Anong birthday mo?
August. Oh, oh edi belated. August, August ano? 11. Leo. Oh, oh sabi, di ba? Hindi, Leo. Leo. No, it's Leo. Ah, mali yung nabasa ko. Leo, kasi ang unang-unang tao na nabigyan ng ganyang zodiac sign ay si Echagaray. Di ba ano yun? Sikat na tao yun, yun. Leo. Leo. Ano depende yun? Sa tao kasi mayroong Leo, may Leo. Okay. Ganyan. Parang ano lang naman yan. Parang versatile, versatile. Fragile, fragile. Leo, Leo. Sa lugar namin, Leo. Wow! Yung ganun yung accent? Leo. Anong lugar nyo? Sa Tambunting. Sa may Avenida Rizal. Sa Abad Santos Station ng LRT 1. Bago mag-R, Papa. Happy birthday. Anong birthday wish mo? Yung wish ko po kasi parang general eh. Parang good health. Kala ko maging sundalo ka. Ang wish ko kasi general. General. Ah, gusto niya maging sundalo. Kasi ako major lang. Hindi, yun po. Good health. Sorry. Buti na lang dito ka pumiyok. Buti kanina. Baka nabilangan ako ni Mimi. Inaabot ka kanina. Mimi, baka nabilangan ako ni Miss Joy. Buti sa interview ka pumiyok. Buti na lang. Good health. Yan naman talagang i-wish nating lahat. Sa panahon po ngayon. Kasi okay na yung... Walang pera, basta yung family mo malusog, nakikita mong buo kayo. Magaano po yung pakiramdam ko. Good health talaga. Kasi kahit ang dami mong pera, kung may sakit ka ngayon, ang sakit ng problema mo. Sobra. Diba? Talagang, pero yung iba kasi ang sakit din por pera. Yes. Diba? Pero mahalaga din namang meron tayong pera dahil sa pangangailangan. Pero yung sa kung merong may birthday, ang iwi-wish mo talaga, good health. Good sana health. Maging malayo ka sa kapahamakan at karamdaman. Okay? Kahit wala kang jowa ngayon na. Opo, okay naman po. Saya ka naman kahit walang jowa. Masaya naman. Andiyan yung mga kaibigan ko, yung family. Mm-hmm. Jong, sa mga panahon wala kang jowa, anong nakapagpapasaya sa'yo? Doon lang tayo sa safe. Safe naman na sabihin ko. Siyempre, wag na yung araw na to, Jong. Doon lang tayo sa safe. Kapag nakikita ko yung nakasulat din sa damit mo. Siyempre, mga kaibigan. Importante yung mga kaibigan. Kaibigan. Yes. Sino mo magpapasaya sa'yo? Ang hirap ng walang kaibigan. Tama. Oo naman. Kasi yan ang karagdagang pamilya natin. Marami ka bang kaibigan? Marami po. Mahalaga na marami kang kaibigan. Hindi naman mahalagang marami. Kailangan mahalagang mayroong kang kaibigan. Tunay na kaibigan. Tunay. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapamilya, ay nais... Saka pumunta! Ibang show na pala to. Ikatlong weekly finalist mula sa barangay San Isidro, Angon, Rizal, Luis Gragera. Luis! Kamusta ka, Luis? Ayos lang po. Favorite ko yung song na yan. Pinapakinggan ko lagi. Healing? Yan. Nasa playlist ko yan. Healing. Yes. Kinanta ko yan eh. Oh, ang healing. Healing mo si Maya. Ang kumanta niyan si Willie Rebillame. Ano? Ang healing, healing. Ang healing, healing. Ang healing mo ng mukha mo ay mamaga. Mamaga. Oo. Ito si Luis. Maraming jowa. Oo. Pero nagparamdam sa kanya yung tatlong ex niya. Buhay pa ba yan? Buhay ba yung mga nagparamdam sa'yo? Nagparamdam! Naka-white eh. Nagparamdam. Ako yung nagparamdam. Nagparamdam after mong manalo, nag-text. Nag-chat po. Anong sabi? Sabi niya, "Uy, congratulations, naabot mo na yung ano mo, yung pangarap mo." Yeah. Oy, isa lo sabi. Parang halos ganun lang para din pares po na. Yung abo. Sa tatlong nag-message sa yon ex mo, saan ka doon yung mas meron kang uy, meron ka bang kiniligan? Yan, kiniligan. Oh. Wala na po eh. Hindi ka na kinikilig? Hindi po, meron po kasi akong ano. Kasi ibang tao, 'di ba sinasabi? Sa ihi na lang ako kinikilig. Ganun. Tsaka mabilis lang. Alam mo, pinaka-bad trip doon, yung sa ihi ka na nga lang kinikilig, nagka-UTI ka pa. Ako, sakit. Ang bad trip doon, no? Yun na nga lang nagpapakilig sa'yo, no? Pero kinilig ka doon saan? Meron nagpapakilig sa kanya kasing bago. Opo. Ah, kaya. Oo, kaya wala na daw doon sa mga ex. Kasi po, parang nag-chat lang sila kapag, alam mo yun, kapag victory, kapag meron akong na... Anong achievement? So, pag yung mga may pinagdadaanan ka, parang wala lang. Parang ano, kasi parang wala silang tiwala talaga sa pagganto ko, ganyan. Mm. Nakailang jowa ka ba? Ano po? Madami daw. Opo. Nakakapogi ba yun pag marami kang girlfriends? Hindi po, kasi nung high school lang po yun. Yung parang feeling mo hindi, hindi ka hindi nakakapogi yung pag maraming girlfriends? Hindi po. Oh.
feeling ko mas nakakapogi po kapag ano. Mas mahaba, mas matagal ang relasyon. Paano kunyari ang yung mga ex mo ang gaganda, hindi ba nakakapogi yun? Di ba? Ang ex mo mga beauty queen, no? Parang di ba nakikita ko sa Facebook yan, parang si Kendall, di ba? Yung puro ba yung ang dami niyang basketball player, parang nakakaganda ba yun kapag ang dami mo ring hot na naging jowa? Depende kasi, oo. Ikaw, nakailang girlfriends ka ba? Okay naman, masaya naman buhay ko ngayon. Sige, A to Z. Feeling ko may A to Z. Hoy, ba't ikaw? Ilan? Ha? Ilan ka? Ako A to C. A lang hanggang C, ganon. Pero may iba nga, tama ka, may iba kasi nakagwapo daw yun, nakakaganda, pag marami kang naging jowa, lalo na magaganda at gwapo. Di ba mga lalaking sabi, sa dami ng jowa niya, pwede nang ano, makakabuo na siya ng lahat ng entry sa Miss Universe. Oo. Meron namang si Kendall nga daw, makakabuo na ng you know, first team. Five. Di ba? Ikaw, makakabuo ka ng... Ay, naku, si Jong, makakabuo ng ano yun. Lakalo. Ay. Zoo. Ay, tawal-tawa, oh. Gusto mo, ha? Ryan, ha? Taunta sa Ryan. I love you. I love you. Si Vice, A to Z din yan. Team. Team? Ay, hindi totoo. From Alaska to San Miguel. Sinabi ng contestant number one. Nakakalimutan talaga. Nakakalimutan pala. Wala akong naaalala talaga. Kasama yan sa parang. Oo, wala akong naaalala. Ngayon nalimutan mo na? PBA, wala. Hindi ko naaalala yan. Ito kasi. Oo. Bado. Kasi masali rito. Bado. Nung daily ka pa. Under time kami dahil sa inyo. Ay, daily namin eh. Ini-stretch namin yung mass testing eh. Buti gumawin sa icing. Pwede kami naglaro ng icing. Pa-icing ako sa week, bad trip kayo. Sarap. Oh, eto na, eto na. Hala ka, masayang sign ba to? Nasa ang saya ng punong hurado? Oo. Nako, mataas energy niya. Humanda tayo. Eto na si punong hurado, Miss Jaya. Kainis yung mataas ang energy. Nagkapi lang to naman. Hi, mabait. Hello po! You're so pretty! Di ba? Ay, mabait. Ngayon, mabait ka nung last niya. Eh, husay! And back to zero ang ating scores at ngayon ay oras na para pumili ang ating top 2 ng kanilang ipanlalabang awitin mula sa ating Musikahon. Okay, Musikahon, anong mga pwedeng kantahin ni Carmelo? Climb Every Mountain by Guy Sebastian. Second song. Ay, di ba ito yung nasa ano? Money Heist? Money Heist, si ano, Profesor. Si Profesor. Hindi siya yun. Ah, hindi siya to. Hindi siya yun. Sorry po. Sorry, Eric Benet. Eric It's Benet. Benet. Benet? Eric Benet. Tatay yan ni Bea Benet. Hine-hine yun. Ano ba tabi siya? Bennett? Benet? Benet. Benet. Benet, tapos ex-husband ni Halle Berry. Catwoman! Si ex-husband ni Halle Berry, nakaaway ni Halle Parrot. Isa siyang ibon. The Last Time. Next song is... Makita kang muli. Oh, I love this song. So ano dyan ang gusto mong gamitin sa second round? Mas gusto ko pong gamitin yung Climb Every Mountain. Oh, gamitin mo na. Okay, gamitin mo na. Walang babawi niyan sa'yo. So, yung iyo yan. Good luck sa Climb Every Mountain mo ni Guy Sebastian. Alamin naman natin ang song selection ni Louise. Ay, ang bilis. Say You'll Never Go by... New Colors. Next. One last cry. Uy, nakakaiyak to. Nakakaiyak. One last cry. Pero totoo, nakakaiyak nga yan. Di ba? Pag pinatugtugan ka niyan, e-emote ka na. Yes, tas umulan. Brian McKnight. Yes. Brian McKnight lang malakas. Heaven knows. Ni Teddy Corpus. Charo. Hindi, Justin Vasquez. Okay. So, anong gusto mong kantahin dyan? Heaven knows po. Heaven knows. Good luck. Simulan na natin ang duelo.